Okay, magandang araw po sa lahat. Salam. Ay nga, sorry, mga taga-Amerika pala yung nandito. Good morning po. Yun. Okay, pasensya na po kayo, no? Filipino kasi, kaya po Tagalog. Okay. Sabi mo sa katabi mo, masaya ako, nandito ka ngayon. Okay, parang hindi naman. Okay. Masaya ka ba talaga? Oh. So if you have your Bibles, samahan niyo po ako in Romans chapter 1 verse 12. If you have your Bibles, samahan niyo po ako, makibuklat po kayo sa akin. Okay, dati po pag sinabing ganoon, no, mag-shk, shk, ngayon tahimik eh. Kasi lahat, di ba, naka-touch na lang, no? Okay, so sige po, okay lang, basta po naka-flight mode yan para, okay, kung hindi naman, just focus po, no? Okay. Pastor, binabantayan ko rin yung live stream natin. Sige po, pwede po bang saglit na samahan niyo ko? Tayo po'y tumayo bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Okay. On the count of three po, basahin po natin. Okay. Okay, ready? One, two, three. I want us to help each other with the faith we have. Your faith will help me and my faith will help you. Let's pray. Father, we thank you sa oras po na ito. At ngayon, Panginoon, lumalapit po kami sa inyo ngayon. Alam namin, O Diyos, wala po kayong plano na sayangin ang oras dahil yung oras yung napakahalaga. Sa dami po ng mga bagay, sa daigdig na pinapahalaga ng tao, Lord, nakita po namin sa Biblia na ang pinakamahalaga sa inyo dahil sa inyo po yung lahat, ang hiningi nyo lang ay magkaroon kami ng araw. Sabbath day na italaga sa inyo. Actually, Lord, oras nga lang po eh. Kaya doon namin nakita, Lord, na ang pinakamahalaga po sa inyo ay oras. Oras na kami ay makipagrelasyon sa inyo. Kaya po sa oras na ito, Panginoon, dalangin po namin. Patuloy po na hiningi namin, O Diyos, na yung bawat segundo na inilagi na inyong manak sa loob ng inyong templo maging fruitful, maging productive. At Lord, gamitin niyo ito, Panginoon, para palaguin kami to make us grow and mature spiritually. And Lord, we believe pag lumalago kami spiritually, kasama na po yung lahat ng aspeto. Dahil alam namin, lahat po ng mga bagay sa daigdig nito, nagsimula lang po sa wala. Pero nung kayo po ay nagsalita, nangyari po yung lahat. Kaya Lord, sa oras po nito, we thank you for this privilege na marinig po muli yung mensahe na nakapaloob sa inyo pong salita. At amin pong inilalapit, Panginoon, mapagpala niyo po yung bawat isa, mapagpala niyo po yung lingkod, na maipaliwanag po ito ng malinaw at makapangyarihan. Thank you, Father God, and we bring back all the praise and glory to you. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, and all God's people say, Amen and Amen. Oh. So sige po, tuloy natin yung palakpak sa Lord. Yung palakpak para kay Lord. Sige po. Praise God. Yes. Pwede na po tayo makaupo. Sige po, you may be seated. Okay, for mga nakaraan po ating punti dalakay, no? Kung na-miss po natin, pwede nating balikan. Nasa FB page po natin. Doon natin po makita ating pundinaanan ano yung benefit ng being committed to a spiritual family. No, nadaanan din po natin ano yung mga biyaya po, reasons, right? No, at ano po yung mga bagay po na kailangan po nating maitatag? At ano yung naitatatag din po sa atin when we are connected to a spiritual family? At ngayon po itutuloy ko lang po ito, bakit po natin kailangan yung iba? No, bakit po natin kailangan yung iba para tayo po ay lumago? Amen? No, sino po rito? Kasi po spiritual, physically, tayo po ay nung bata, di ba, wala pa tayong, sabi nga, wala pa raw tayong muwang, pero may mga ginamit po sa atin. Una, yung ating mga magulang. Tama po ba? Sunod, yung ating mga kapatid. Tama? Yung mga tao sa paligid natin. Then we went to school. Right? We went to school, tapos nakilala natin si teacher, nakilala natin si classmates. And totoo po ba to? No, totoo po ba to? There are some na kahit hindi mo kaapalido,
sila ay tinuring mong pamilya? Right? No. Kaya ibig sabihin, dito natin po makita, they became part of your family because they became God's instrument para tulungan tayo, turuan tayo, hubugin tayo, at maging mas maunlad tayo kaysa dati. Amen? Kaya po maganda pala pag tinanong tayo, lalo kung ikaw ay mananampalataya, pag tinanong ka, kamusta ka? Di ba, kung muli yung sagot, eto pa rin. Meron gano'n, no? O kaya, yung iba naman pa, okay lang. Di ba? Okay, mabuti naman po. Okay, ah, mas maganda palang sagot, mas mabuti kaysa dati. Hello? Andito pa ba kayo? Okay, so kung ikaw'y mananampalataya, dahil binabago tayo ng Diyos araw-araw. Amen. May mga pinagdadaanan tayo pero binabago tayo ng Diyos araw-araw. Amen. Kaya po ano magandang sagot pag may nagtanong sa iyo na kamusta ka na? Ano sagot mo? Mas mabuti kaysa dati sa biyaya ng Diyos. Amen. Yun po pinakamaganda, right? No, kaya tingnan natin bakit nakita natin na mabuti yung Panginoon sa atin and God uses people. Right? At lalo po spiritually. Yes, physically, maaring mentally, napaunlad tayo ng ating mga nalaman, natutunan dito sa mundo. No, pero you know what? Iba po yung spiritual family. Because spiritual family, they will be with you hanggang langit. Ha, tignan mo nga mabuti yung katabi mo. Kaya mo bang tiisin hanggang langit yan? Okay. Pero totoo po ba yung katabi mo? At sino man sa daigdig na ito ay hindi perpekto? Sinarito lahat nangangailangan ng biyaya ng Diyos araw-araw. Amen. Nakataas din po yung aking kamay. Because no one is perfect. Amen. Totoo po ba ito? Kahit minsan, kahit yung asawa mo na mahal mo, minsan parang hindi rin siya yung mahal mo. Amen. Kaya dito lang natin matutunan, but because no, of spiritual family, there are people who help us na bro, ganito, talagang may ganyang pagkakataon. Tama po ba? No, andun din sila para tumulong. Tama? Na pagka may mga ganon, huwag mo silang iiwan. Di ba kasi tayo minsan, di ba, balak ka dyan. Di ba? Pag minsan, iba na yung tabas ng dila, iba na yung galaw. Tama po ba? Pero I believe yung katabi mo, no, dahil yan ay hindi mo lang pamilya, biologically, kung katabi mo yung pamilya mo, yan ay kapamilya mo rin spiritually. Yung katabi mo, alam ko po, kahit minsan mali yung tabas ng dila mo, kasi kahit minsan may hindi ka tama, yung tipong may tama ka, kapatid, yung katabi mo nandyan pa rin para sa'yo. Amen? Para hindi kayo makasagot. Pastor, para dito sa katabi ko yung mensahe ngayon. Oh, no? Okay, sabi sa katabi mo, buti na lang nakarating ka. Parang tuwan-tuwa yung iba, buti na lang nakarating ka. Diba? Okay, yung topic po natin ngayon, title ko ngayon, is you need others to grow spiritually. Now, we need others to grow spiritually. Number one po, no, na gusto ko po ibahagi ngayon, bakit po napakahalaga? Ano yung maunawaan natin? Paano tayo lalago? Oh, first thing, you cannot grow to spiritual maturity by yourself. Oh, tama, totoo po ba yan? Hindi tayo pwedeng lumago mag-isa? Yes, pwede nating subukan, pero kapatid, malulungkot ka, manghihina ka. At alam niyo yun, hindi lalago, mananatiling bonsai. Ay, o bansot. Bakit? Kasi we will never glow pag tayo gumalaw mag-isa. No, bakit? Hindi tayo tinalaga ng Panginoon o nilikha ng Diyos na mamuhay mag-isa. Kung maalala po ninyo yung mga tinalakay nating topic, no? Sabi nga doon sa Genesis pa lang, sabi ng Panginoon, hindi maganda na ang tao ay nag-iisa. Hindi po binabanggit doon yung pag-aasawa. Ang intention talaga ng Lord, kailangan ng katuwang ni Adan. But of course, kasama rin po yun.
na kailangan nilang mag-produce ng mga tao na magiging katuwang din nila para ipakilala yung Diyos sa daigdig na ito at maging katuwang nila para i-manage ng tao yung daigdig na ito. Dahil yung daigdig, ito po ay extension ng langit. Alam niyo po ba yun? Ito po ay extension ng langit. At tayo po ang ginagamit ng Diyos para maging extension ng langit dito sa lupa. Are you listening? Kaya po, we need to connect na sa bawat isa dahil ang church po, hindi po binubuo ng isang bahagi lang, ng maraming bahagi na nagsama-sama, nagkaisa sa isang layunin. Yun po ang simbahan. Right? Ako po ay hindi simbahan, ikaw ay hindi simbahan, pero pag nagsama-sama tayong lahat, tayo ang simbahan. Amen. Hindi po yung building, kaya kahit sinara yung building nga, di ba? Nagtutuloy tayo kasi the church is never a building. Tama ba? Ito po ay samahan ng mga bahagi ng katawan ni Kristo. Amen? Sabi sa katabi mo, masaya ako nakasama kita. Yan. Okay, ibig sabihin po, alam niyo po, nakita ko yung buhay ko. Ako po personally, kaya po binabahagi ko ito. The more po na in-involve ko yung sarili ko doon sa mga tamang tao, doon sa bahagi na spiritual family, yung mga tao na maunlad, ha? Yung taong maunlad. Huwag kang ito po, suggestion ko. If you want to grow spiritually, don't go with people na hindi rin, nakita mo, hindi ganun yung growth nila spiritually. Kasi syempre, kung sila yung kasama mo, well, syempre, of course, kung kayo lang nagsishare nung ganun, you will not grow because you cannot give what you do not have. O kaya po napakapalad kasi sa ating church, may mga cell leaders po tayo. Minsan mukhang kabataan, pero sabi ko sa inyo po, mga na-train po yan. No, minsan kami sabi, Pastor, na-amaze ako doon sa mga kabataan. Bakit? Kasi ang bata pa eh, pero nakakapag-lead na sila. At pag nagturo, may anointing, may wisdom. Bakit? Eh kasi po na-train po sila. Sumama po sila doon sa mga tao na mas mataas yung spiritual level, no, yung maturity kaysa sa kanila. At sila po nag-aaral pa bukod pa ron. Meron pa silang personal na nag-aaral po sila, nagpapalugo sila nung kanila pong pananampalataya. Kaya kung gusto mo, suggestion ko, kung gusto mong lumago sa yung spiritual walk o gusto mong lumago sa yung maturity mo, no, go with people na nakita mo merong maturity sa pananampalataya. Yung nakita mo hindi agad umaayaw, hindi agad bumibitaw, no, pag meron lang dinaan na pagsubok, no, hindi siya talaga nagigive up at nakikita niya palagi may tamang mangyayari, may magandang mangyayari. Yun yung mga tao na samahan mo. Because these are the people who will help you, no? And we are so blessed kasi po may mga cell leaders po tayo. Tignan niyo po, no, ang ganda po ng binanggit dito ni Apostle Paul, ha? Okay. Sabi po na 1 Corinthians chapter 3, no, chapter 3 verse 6. Tignan niyo po. Hanggang and verse 8 and 9, no, we'll jump to 8 to 9. Sabi rito po ni Apostle Paul, sabi niya, "I planted the seed." Okay. "Apollos watered it, but God has been making it grow." No, signan natin. Yes, si Lord ang nagpapatubo, si Lord ang nagpapalago, pero mayroong ginagamit ang Diyos na nagtanim muna at nagdilig. Iksipihin, ang Diyos ang nagpapalago, pero may bahagi ako, may bahagi ka. Are you listening? Iksipihin, natignan natin na kung ikaw ngayon ay gusto, na ikaw ay inaalagaan ngayon, maaaring merong someone, maybe it is your first time to come here, no? Pwede ba nating makita yung mga kamay ng mga first-timer natin? Taas lang po yung first time mo nakarating dito sa church. Taas lang po yung kamay. Huwag po kayo maya. Right. Okay, pwede ba nating palakpakan ng Panginoon sa buhay ng mga kapatid natin? First time natin nakasama. Wow! Welcome po, welcome po, welcome po. No? Oho. Tingnan nyo po, no? Pero may ginagamit ang Diyos. Ako po, may nag-invite muna sa akin eh. No, may nag-invite po muna. Ito po, I'm always relating to myself, okay? Oh, may nag-invite muna sa akin. Actually, nung in-invite po, hindi ko pinaumlakan. Meron bang ganun dito, yung in-invite ka muna? Hindi mo, no? Dinedma mo muna? Umuo ka pero hindi? Ano, taas yung kamay may ganun. Hindi na makataas ng kamay. Okay, yun. May umamin, di ba? But you know what? Ganun po, di ba? Merong mag-invite sa'yo, may mga ginagamit muna na tao. Right? Oo. Pero tingnan niya, sabi si Pablo ang nagtanim, pero may nagdilig. Ibig sabihin, mayroon talagang ginagawa po yung mga lingkod ng Diyos.
Though ang Diyos ang nagpapalago, pero may bahagi ako at may bahagi ka. Ibig sabihin, we need to connect dun sa church. We need to connect dun sa ating cells. Why? Because yan yung magpapalago sa atin. Diba? Oh, sabi po ng Romans, no, tuloy lang natin. Sige, verse 8, sabi, the one who plants and the one who waters have one purpose. Kaya po napakaganda sa church natin. Kaya po, we have one purpose. Ano lang naman purpose natin? Siyempre, of course, yung commandment ng Lord. Wala nang iba. Great commandment. Dalawa lang yon. Love God and love people. Yun lang naman po. Diba? Mahalin natin ng Diyos at mahalin natin yung kapwa. At sabi ng Bible, hindi natin pwedeng sabihing mahal natin ng Diyos kung hindi natin mahal yung kapwa. Are you listening? Kapatid, may issue ka pa ba dyan sa katabi mo? Or anyone inside the church? Ang matindi ba kasi pastor pa, no? Kapatid, we are family. Amen? Lalo raw nadadakila ang pangalan ng Panginoon kung tayo raw po ay ano? Ayan po. Okay, so meron pong problem kasi sino rito naka-experience ng mga blackouts? Nung lately, yung pa, saglit lang, kurap-kurap lang, no? Oh, hindi natin alam kung anong problema, no? Kaya po kanina medyo, no, sorry for those na nasa live po, no, na-interrupt yung ating connections. Thank you, bro. Yan, baka sa mic lang, no? Okay, na-interrupt yung ating connections kanina po, no? And please bear with us po, no? Okay, we're trying our best po. Ano yung team po talaga kanina, kung alam nyo lang, no? Oh, doon din po si pastor sa taas. Pero tingnan nyo, and I thank the Lord kasi meron pong team. Na sila na po yung gumagawa doon sa mga bahagi ng kasama yung live stream natin. Tingnan nyo po ah, balikan natin yung verse. Sabi, the one who plants and the one who waters has one purpose. Ibig sabihin, kailangan po may one purpose tayo. Inside the cell, may one purpose. Sa church, mayroong one purpose. Hindi po pwede iba-iba yung purpose. Tanong mo yung katabi mo, ano ang purpose mo? Oh, bakit tayo nandito sa church? Ano bang purpose natin? Ah, kasi andito yung friends ko. Oh! Love God, love people. Purpose ko, no? I believe wala naman po rito. Kasi may prospect ako. Mag-offer ako ng business, di ba? Oh! Love God, love people. Balik tayo palagi doon kasi magiging mali. Right? Pero tingnan nyo po, may ginagamit ang Lord and they have one purpose. And sabi, and they will each be rewarded. Sabi natin, reward. Kay louder, reward. Lahat pala na ginagawa natin, yung lahat po ng pagsunod natin sa Panginoon, merong reward. Sabi sa tabi mo, merong reward. Ang sabi, according to their own labor. Sabihin, bilang part ng body, lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, lahat ng ginagawa mo sa mga kapatid, you will be rewarded according. Oh, kaya po, ito no, parang pag-iingat sa atin, na huwag tayong mag-expect, minsan grabe tayong mag-expect eh, di ba? Meron ba kayong kilala ng ganun, yung grabe mag-expect? Pero ang ginagawa niya naman, hindi ganun? Are you listening? No, grabe yung expect niya ng reward, pero yung ginagawa niya, hindi ganun. Kaya lang sa Lord, sino rito niwala ang Panginoon patas? Right? So, kung ano yung tinanem yun ang? No, kaya tingnan natin. Sabi sa tabi mo, kaya pala. No, kaya sabi, according to their own labor. And sabi, for we are, ano sabi po? Co-workers. Sabi sa katabi mo, co-worker pala tayo? Kaya sabi sa katabi mo, gumawa ka naman. Kasi pag sinabi, totoo po ba ang hirap gumawa mag-isa? Nalala yung mga topic natin nakaraan? Na-imagine nyo yung pag gumawa ka mag-isa. Kaya po that's the reason we connect to people. Bakit? Nakita natin, people who are disconnected, nakita rin natin malungkot. Bakit? Mabigat, madilim, mahirap. Bakit? Disconnected sila eh. They don't know the truth na sinasabi ng Bible. Simple lang na mabasa niya sa Facebook, pwede nang maapektuhan yung kanyang personality. Bakit? Disconnected nga eh. Tama? No, yung makakita lang siya ng mga nag-outing, ngayon puro Boracay makikita mo. Boracay, di ba? No, nagpunta kong saan-saan, nag-vitamin C. Di ba? Grabe, di ba? Tapos, ikaw nasaan ka lang? Andoon ka lang sa iyong bahay. Vitamin B, bahay. No, team bahay lang.
Pero di ba yung iba na-depressed na doon, nakalimutan nila yung identity nila. Because they forgot ano ba yung purpose, bakit sila tinawag ng Diyos. Right? Kaya lang, we need to work. Kaya po, co-worker. Sabi sa tabi mo, co-worker tayo. Right? No, yun po yung sabi ng Bible. We are co-workers in God's service. Amen? Tanong mo yung katabi mo, bakit ka nandito ngayon? Ano pa natuwa ako? Kasi sabi ng isang pastor, bakit pa natin tinawag na service, hindi naman tayo nagsuserve? Are you listening? Dito ba kayo? Okay, pero sa atin na ginawa natin, Sunday Cell Celebration, bakit tayo nagsiselebrate? Kasi we celebrate, yung cell nagsasama-sama, nagsiselebrate, we are celebrating the Lord. Bakit? Dahil ang Panginoon masaya, dahil may mga tao po na naligtas o may mga tao tayo na ikokonekta po sa Kanya. Amen? No, kaya tignan po natin, napakahalaga po that we see that. Na yung service po talaga natin. No, we are co-workers to serve God. And of course, we cannot serve God that say na naglilingkod ako sa Diyos kung hindi tayo naglilingkod sa tao. So you are God's field, God's building. Sino raw po yung field? Yung taong kausap po ng mga disciples, na si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, right? No, at ang Diyos ang nagpatubo. Pero he's talking about the young believers. Naku niyo po ako, mga kapatid. So, ibig sabihin, if you are really growing up in faith, no, ginagamit ka ng Lord ngayon, yan, tuloy mo. Yeah, tulungan mo na lumago, magtanim, magdilig. Okay? Ang Diyos ang nagpapatubo. Right? Pero tingnan nyo, tayo rin po maunawaan natin kung tayo po ay bagong nakakilala sa Panginoon. Tayo po yung field na binabanggit. Matutunan po natin na may ginagamit na tao ang Diyos para patuloy na magtanim sa atin ng salita niya at patuloy po na magdilig nung anumang naitanim sa atin. At alam natin, ang Diyos naman ang magpapalago rito. Amen po ba? No, si Lord po ang nagpapamature. Pero meron tayong bahagi, magtanim at magdilig. Amen. No, ay po doon sa, we are so blessed kasi po sa ating church, meron tayong training. No, meron tayong life class. Meron tayong school of leaders. No, kasi we, life class nga po, tinuturuan tayo paano tayo mabuhay. Right? Kaya po tinawag na life class. Right? Siguro yung iba, dinaanan po yung pepsol pa, yung pre-encounter, encounter, post-encounter. Pero ngayon po kasi life class na, ang laki po ng difference. No, ako po mismo kasi nadaanan ko. No, and I thank the Lord for that. Dahil dinala niya po yan sa ating church. Tingnan niyo po itong Romans 14, 7 to 8. Sabi, for none of us lives for ourselves alone. Tama? And none of us dies for ourselves alone. Right? Sino rito naalala mo yung kanta na, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos. Sorry for the last word. Makakapiling niya. Tama ba? Right? So, tingnan nyo. Yes, no man is an island. We need everybody. Yung ginamit ng Lord sa'yo, nag-invite, yes, the person na pwedeng gamitin ng Panginoon sa'yo. Or maybe someone else inside the church. Or even yung katabi mo. Even the person na nasa unahan mo. Or even yung churchmate na hindi mo naman ka-close, pero nakasalamuha mo. Everyone can teach us things. No, anyone, pwedeng gamitin ng Panginoon. Sabi ng verse 8, if we live, we live for the Lord. And if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Right? So yung sabihin, ano po, yung connection po binabanggit. No, binabanggit, we belong to the Lord, we not just belong to the Lord, we belong to His family. Amen? No, sabi mo sa katabi mo, we are better together.
Okay, sabi sa katabi mo, kung may katabi ka, kung wala, sabi mo sa sarili mo, mag-connect ka. Pero kung may katabi ka, sabi sa katabi mo, we are better together. Yes. And pangalawa po na gusto ko po ibahagi ngayon, second point, spiritual growth is relational. Relational. Oo. No, if you want to grow, it is relational po. Kasi tignan niyo po ha, sabi po ng Romans 1:12, yung ating pong simulang talata kanina, sabi, I want us to help each other with the faith we have. Okay, ano, nagsasalita po rito yung mga lingkod ng Panginoon na kung ano yung faith na meron kami, gusto rin namin maging tulong sa inyo. At tignan niyo rito, your faith will help me. Uy, grabe. Alam niyo po, by you being here, you are being a help kay Pastor. Right? O bakit? You're the reason also for me na ma-encourage, na magpatuloy. Because you are here. Amen? And you are also encouraged because I am here. I don't know kung na-encourage talaga yung katabi mo. No? Okay? Pero tingnan niyo po, no? Sabi nito, your faith will help me and my faith will help you. Iksibihin, in the body of Christ, nagtutulungan po tayo. Kapatid, hindi natin dapat pagtulong-tulungan. Dapat magtulungan tayo. Andito po ba kayo mga kapatid? Kasi bakit kapatid mo yan eh? Hanggang langit, kasama mo yan eh. Hindi natin dapat pagtulong-tulungan, dapat tayong magtulungan. Amen, sabi mo sa katabi mo, dapat magtulungan tayo. Yeah, yun po sinasabi ng Bible eh. Because our faith is being a help. Kaya ibig sabihin, anong focus natin, kung maalala niyo yung mga nakaraan nating topic, ang focus natin, tulungan natin yung bawat isa na lumago sa pananampalataya. Amen. At tayo rin maging encouragement tayo sa iba. No, sa mga magulang, ito po yung challenge sa atin. Na ano, kasi tayo mag-raise up ng next generation. Gusto ba natin yung walk natin sa faith, gayahin nila? Are you listening? Because that will be the next generation of the Philippines. No, kung tayo po ay walang pagpapahalaga do sa nais ng Panginoon ipagawa sa atin, ganun din po sila. Because kung ano yung tinanim yun ang universal law po yun. We cannot expect much kung nagtanim lang po tayo ng little. Are you listening? Hindi natin pwedeng expect na sila po ay matindi yung gagawin nila sa kaharian ng Diyos. Kung tayo po ay konti lang ginagawa natin at di pa nga nila nakikita kung ano pa ang ginagawa natin sa Panginoon. Are you listening? No, kasi paaring makita nila traditional lang tayo, traditional church. Kaya po last time I was so moved. Na alam niyo yun, parang, yes Lord, I want to be a church. Gusto ko po yung GUCCL, Lord. Kami po ay makilala po isang church talaga, na that, a church that cares. A church that loves. A church that never gives up on people. A church na palaging mapagbiyaya sa mga tao. Are you listening? A church na hindi legalistic, but a church that is happy to help people hanggang makarating sila dun sa optimum level nila. Are you listening? Eh, Pastor, paano kung talagang nagdesisyon ng mali? Hindi mo naman kasalanan yun, basta ginawa mo yung bahagi mo. Siya mananagot dun. Are you listening? Just do your part. Yung part niya, siya mananagot doon. Okay po ba yun? Oho. Kaya sabi nga, yung nagtanim at nagdilig, ang Diyos ang nagpapatubo. So huwag mo nang hawakan yung bahagi ng pagpapatubo kasi sa Diyos yun. Gawin mo lang yung bahagi mo na patuloy kang magtanim ng mabuti at patuloy kang magdilig ng mabuti. Dagdagan mo pa yung sabihin. Amen. Tapos ano, hayaan natin ang Panginoon ng kumilos sa kanila. Right? No, kaya tingnan niyo po, relational po talaga eh. Alam niyo po sa Bible, meron pong 56 na one another. No, ano po yung 56 na one another? Kasi hindi natin pwedeng masunod to pag hindi natin ginawa to relational. Ano po yun? Love one another. Pastor, hindi ba pwedeng love another one na lang? No, asawa ko pa naman, Pastor, hindi ba pwedeng love another one na lang? Di ba? No, lalo kung nung niligawan mo, 20 bewang, di ba? Tapos nung ngayon, 20 hita pa lang. Grabe, no? Pwede ba, Pastor, love another one na lang?
No, tsaka dati, pastor, parang tahimik to. Ngayon, maingay na. No, hindi po eh. Love one another. Amen. Sabi sa tabi mo, love one another. Isa pa, care for one another. Oh, care for one another. Help one another. Nasa Bible ba yan? Nasa Bible po yan. Isa po siya dun sa 56. Okay. Encourage one another. Pray for one another. Share with one another. Oh, hindi mo pwedeng sabihin, mahal ko ang Diyos, pero sabi nga, no, merong great commandment, di ba? Love God and love other people. Hindi pwedeng sabihin love natin ang Diyos if we're not doing yung second part. Are you listening? Amen. At minsan yung tao na yon, minsan hindi siya masarap pakinggan. Minsan hindi siya masarap kasama. Bakit? Kasi nagsasalita siya ng katotohanan eh. Tama po ba? Minsan gusto natin pakinggan yung mga taong palagi na-appreciate tayo. Ay, ang ganda-ganda mo. Ay, ang ganda ng forum mo. Di ba? Ay, mag-evangelize tayo? Hindi, ayoko. Ay, ako rin. Gusto yung ganon? Yun, minsan yun ang ano. Pero kapatid, if you want really to grow spiritually, go with people who are spiritually mature at nakita mo mas malago kaysa sa'yo. Are you listening? Oho, di ba? Kaya nga sabi, may kasabihan, birds of the same feather. Pansinin mo, yung lahat ng mga gusto mo, pananaw mo, yung mga taong kasama mo, yun ka rin. Pero if you want to go further, kapatid, you need someone, a spiritually mature person, no? I believe that's your cell leader, na pwedeng gamitin ng Panginoon. Kapatid, pastor, hindi naman magaling cell leader ko. Tsaka parang, yung cell leader ko, parang mokong eh. Oo nga, pero alam mo kung ano lalago mo dyan, yung character mo. Yung pride mo, bababa, magiging humble ka. Bakit? Kasi po kahit bigyan tayo, oy pastor, ang sama ng leader ko. Oo, kahit masama yan, tuturuan ka ng Panginoon. Kasi si David, binigyan po ng Saul eh. Si Saul po nung una nakakatulong kay David, pero sumunod po, gusto niya nang patayin si David. Pero alam niyo po, may tinuro pa rin kay David. Ginamit si Saul para hubugin yung puso ni David na matuto siyang mag-submit, mag-honor kahit masama yung leader niya. And you know what? Because of that, God bless David. Amen? Yung dating pastol po, ginawa po ng Diyos na hari ng Israel. Why? Because of that heart. Are you listening, mga kapatid? Kaya bigyan ka man ng masamang leader, bigyan ka ng leader na hindi magaling. Sabi mo, mas magaling ako. No? Mas mabait ako dito sa leader na to. Kapatid, may ginagawa Panginoon, He is fixing your heart. He is fixing your attitude, your character. Minumold ka ng Panginoon. Right? Kaya sabi mo sa katabi mo, we are better together. Yeah. Number three, God designed you to be connected to grow. Parang, pastor, magkakapare-pareho. Yes. Ito naman kasi, dinisenyo, makita natin, dinisenyo talaga tayo ng Lord, talagang mag-connect. No. Dinisenyo tayo ng Lord para mag-connect sa kanyang pamilya, hindi lang sa kanya, para tayo ay lumago. Sabi po ng Matthew 22, tignan niyo po ha, Matthew 22, if you're writing down notes. No, 37 to 40, sabi, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Right? Yan yung first and greatest commandment. And verse 39, and the second is like it. Love your neighbor. Sino ba yung neighbor mo? Amen. Sabi mo sa katabi mo, ako yun. Tama, love your neighbor. No, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. At tanong kita, mahal mo ba talaga lahat ng nandito sa church o namimili ka lang? And you created the circle, di ba? Parang, alam niyo yon yung Barney kind of love. Yung I love you, you love me, we're a happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too? Kapatid, that's not what God intended for the church. He want the whole church na magmahalan. Okay?
Hindi po yung erotic love, no? Unconditional love. Andito po mga kapatid? No, kaya tignan po natin, sabi sa katabi mo, we are better together. Amen? Alam po yung number one na gusto ng Diyos na matutunan po natin sa buhay ay mahalin siya at ang ibang tao. Oo. Alam niyo po yung pinakadahilan kaya ayaw mong sumama sa isang cell group ay yung pinakadahilan para sumali ka sa cell group. Ano kanya ko? Yung pinakaayaw mong gawin kaya para mag-join cell group, yan yung dahilan para dapat kang mag-join. Why? God wants you. No, maring iniisip mo, baka meron doon na hindi sang-ayon doon sa pananaw ko. Baka merong tao doon na nakakainis, basag trip, di ba? No, kapatid, good news! Merong ganun sa loob ng cell. Merong ganun sa loob ng church. Oo, kahit nga pamilya mo, di ba? But you know what? Ginagamit sila ng Diyos. Mabuti, masama, at best people, ginagamit sila ng Lord para hubugin ka to be a better person than who you are before. Amen? Alam mo ba? Ay, alam niyo po, wala ka palang dapat na itapon na tao. Kumbaga, wala kang dapat na alam mo yun, alisin sa buhay mo. Kumbaga, palagi mong appreciate yung lahat ng Lord. Sabi ko nga palagi sa inyo, no, yung mga mabuting tao, Lord, nakatulong sa akin, salamat. Yung mga masasamang tao, Lord, may natutunan ako sa kanila. Natuto ko magpatawad, natuto ko magmahal kahit hindi ka mahal-mahal. Right? Alam niyo po, meron nga po doon sa cell group, yung mga tao doon sa cell, ayaw nila doon sa tao na yon. Pero alam niyo po, yung cell leader, nagtataka sila, yung cell leader, okay lang yung tao na yon. Oh, pero lahat ng nandun cell member, bad trip sila doon sa ano, umatin pa to. Pero yung cell leader nila, no, kaya pang biruin yung taong to. No? Why? Kasi dito po natin makita, we need to learn that. Amen? Okay. Sino rito natuto ka magpatawad sa loob ng cell group? Sino rito natuto ka magmahal nung hindi ka mahal-mahal sa loob ng cell group? Ayan. And you know what? Sino rito napakasarap nung pakiramdam pag nagpatawad ka? Napakasarap. Oo. Yeah, tuloy natin palakpak sa loob. Yeah. At alam niyo, sa inyo matututunan yan, sa cell group. Hindi yung sama ka lang ng sama doon sa mga taong gusto mo. Yung taong palagi ka nalang ina-appreciate kahit mali ka, kahit mali yung pananaw mo. Someone who will speak the truth over your life. Alam niyo po, I thank the Lord pag may mga ganon. Yung sabi ko sa inyo, may mga putok moments kasi. Yung putok, di ba? Yung LRT, katapat mo yung mama. Siksikan, di ba, sa LRT? Katapat ko yung mama, biglang nagtaas ng kamay ganon doon sa ano. Pero hindi niya alam, ganun siya eh. Pero hindi ako para magsalita sa kanya siguro kasi baka mamaya sapakin ako, di ba? Pero you know what? There are people, accountable people, who will tell us ano yung baho natin na maaaring din natin naamoy dahil sanay na tayo. And we need that person. And we need to thank the Lord for that person. Bakit? They are the ones na nag-speak ng truth sa atin. Hindi yung palagi nalang na-appreciate tayo kahit mali na yung pananaw natin, mali na yung galaw natin, mali na yung priorities natin, na-appreciate pa rin tayo. Maybe they are not bringing us closer to God. Kaya kapatid, we need to be wise. Kaya po meron pong Bible. Kasi tinuturuan po tayo ng gabay. Amen? Oo. At tingnan nyo, no? Totoo kapatid, may mga taong gano'n, mga nakakainis. May mga taong basag trip sa loob ng cell. Pero diyan ka lalo matututo. Di ba? Kailangan mo sila para lumago ka. Kailangan mo yung mga taong ito, yung ibang tao na iba yung isip kesa sa'yo. Iba yung ugali kesa sa'yo. No, para turuan ka, no, makita mo yung sarili mo kung ikaw ay nagiging makasarili. O sabihin natin, magiging self-centered na tayo. No, at turuan din tayo na maging mapagbigay. Turuan po tayo na magpatawad. No, at isipin din natin yung kapangyarihan po ng iba, hindi puro yung puro sa ating sarili. Amen? Alam niyo po, totoo lang, yun po yung natutunan ko. Si Pastor po, hindi po ako perfecto. May mga pagkukulang din po ako, even with the team. Pero natutunan ko po, dun sa loob ng cell, doon ko po natutunan na may iba't ibang tao talaga. At ibang iba, sabi nga, different folks, different strokes.
O different strokes, different focus. Diba? O different focus, different strokes. Vice versa. No, alam niyo po, may mga tao po na hindi lumalago. Alam niyo po kung bakit? Spiritually, no? Kasi nakafocus lang sila dun sa me, sa my, I. Opo. No, kaya po hindi lumalago. Alam niyo po, yung ako, yung akin, o wala yung sila, kami. Oh, yun po yun. Okay. Yung parang schedule ko, di ba? Pangangailangan ko, priority ko, di ba? Puro ganun po. Kaya po, yun yung reason, kaya po marami po hindi po lumalago. I believe hindi po yung katabi nyo yan. Amen? Oh. Kaya po yung buhay nila puro, alam niyo yun, yung schedule ko, priority ko, pangangailangan ko, kaya yung buhay naging ewan ko. Hindi po talaga ako magaling mag-joke. Pasensya na po kayo. Tinutugtugan pa tayo ng ganyang tugtog. Mukhang seryoso na, di ba? Oh, bro, ba't ganyan yung tugtog natin? Talagang pinapatapos na po nila ako, no? Mahal na mahal po nila ako. Alam niyo po, kapatid, yung mga taong gano'n, sila po yung madalas ginagamit ng Diyos para buksan yung ating isip. Makita natin yung halaga ng community. We can never grow alone. Amen? Ang Diyos po mismo may sabi, hindi po si Pastor, hindi maganda na ang tao ay nag-iisa. Binigyan siya ng katuwang, binigyan siya ng Eva, hindi lang po asawa. No, kaya sabi, Pastor, single ako, may asawa. Hindi, ang tinuturo po doon, maging bahagi, maging katuwang niya sa pinapagawa ng Panginoon, yung word na co-worker. Na po. Alam niyo po, yung pangunahing layunin ng Panginoon, matuto tayong umibig. Amen? Yung pangunahing layunin ng Panginoon, kailangan nating lumabas dun sa comfort zone natin. We need to leave our comfort zone. Hindi ka matututong magmahal, mag-appreciate ng ibang tao. You will not grow, you will not have compassion sa tao. Kasi sabi nung, Pastor, hindi ko talaga kaya. Meron ako nakausap po kasi leader po siya. Nag-pandemic, sabi niya, Pastor, nawala po talaga yung compassion ko sa tao. Iniiyak niya eh. Pastor, gusto kong bumalik yung dati kasi nakita ko on fire po siya sa tao. Hindi po siya nawawala ng invite. Every Sunday, hindi siya nawawala na invite. Palagi po may puso siya at palagi po siya nagsisell. You know what? Dumating yung panahon, nakafocus na lang siya sa sarili niya, nakafocus sa pamilya, nakafocus sa trabaho. Alam niyo po, sabi ko lang, balik mo lang kung ano yung pinapagawa sa inyo ng Panginoon dati. Mag-connect ka sa tao para magkaroon ka ng compassion. Alam niyo po, nag-connect siya sa tao. Grabe. Ngayon po, dati parang hindi niya naisip ang tao pag nagpe-pray siya. Ngayon po, pagising sa umaga, naisip niya agad yung mga tao. Hindi na yung sarili niya. Bakit? Mas matindi pala yung kalagayan nila pag walang taong nagdala sa kanila. Why? Because nag-connect sila sa tao. Ito, payo ko po. If you want, lumago yung compassion mo sa tao. No, gusto mo talaga, mag-connect ka sa tao, makikita mo. No, yung tao, of course, unbeliever yung desire mo, no? Kasi you want to bring them to the Lord. Kapatid, mag-connect ka sa tao, mabubuhay muli. Alam niyo po, excited na siya ngayon. Dati, nalilate sa worship. Ngayon, maaga pa kasi nag-aabang siya. Saan na kaya sila? Are you listening? Bakit naging ganon? Kasi mayroong dumadaloy. Bakit? Mayroong kasing nagpapadaloy. Are you listening? No, gusto mo ba magkaroon ng compassion? Kapatid, kailangan po natin yan. No, kasi po yung mga tao sa paligid natin, no, outside of our comfort zone, sila po yung gagamitin ng Panginoon para lumago po tayo. No, sila po yung gagamitin ng Lord para suportahan tayo. Sila po yung gagamitin ng Lord to encourage us. At dalin po tayo dun sa daan na matuwid. Oho. Kaya sabi ko nga, suggestion ko, pag may tao nagsasalita sa iyo ng katotohanan, ha, hindi niya man layunin na saktan ka, pero sinabi niya katotohanan sa iyo, pero masakit. Pero kapatid, thank the Lord for that person. O kasi nga po, Filipino, sabi ko sa inyo, hindi tayo sanay sa ganon. Hindi tayo sanay sa ganon. Nagagalit tayo agad pag may tao na nagkokorek sa atin. Right? At ang sagot pa natin, ikaw din naman eh. Kaya ganon, no? Pero hindi, kapatid. Learn to be humble. Because humility, sabi, ang nagpapakababa ay tataas. At nagpapakataas, gusto mo bang itaas ka ng Panginoon? Prinsipyo ng Bible yan. Si Jesus ang may sabi niyan. You need to learn to have someone speak over your life. Ito yung tanong, is there someone who is speaking over your life? Amen? Is there someone who is speaking over your life? Kung meron,
salamatan mo yung Panginoon. Sabi mo, pwede mong hingin sa Lord, patuloy bigyan niyo akong bukas na puso. Kung wala, connect. I know someone ay ginamit ng Lord para makarating ka rito sa church. Connect to that person. Right? Don't disconnect. Huwag kang mag-disconnect. Okay? So, sabi mo yung connect lang. Stay connected. Right. Okay. Yeah. No. Parang kanina po, ito po, illustration ko lang, salamat sa Panginoon. Kanina po, bakit po nagkaroon ng problema? Kasi nagamit po tayo ng AVR dun sa units natin sa taas. Yung AVR, meron siyang, switch breaker. Meron siyang sarili niyang breaker. So, nagkakaroon tala ng, hindi natin napapansin, pero nagkakaroon, nag-flicker po kuryente. And that's the reason kaya po nag-stop yung ating mga gamit no po sa taas. Pero dito ko nakita, pag hindi connected, kahit anong ganda ng mga speaker mo, ang ganda ng mga ilaw mo, ang ganda ng gadgets mo, pag hindi connected. Yeah. Maganda, di ba? Pero maganda. Right? Pero hindi connected. Right? Meron bang dadaloy? Magiging kagamit-gamit ba talaga? Will it really give glory? Tama? Kaya sabi sa katabi mo, we are better together. And number four, no, if you're writing the notes, write this down. We only grow in community. We only grow in community. Hebrews 10. Sabi po, Hebrews 10:24 to 25. I will be using yung Good News Translation. Sabi, let us be concerned for one another. No, wag tayo yung ako nga eh, hindi nga ako ano, hindi ikaw. 'Di ba? Oh. Let us be concerned for one another, to help one another, to show love and to do good to one another po 'yun. Right? Let us not give up the habit of meeting together. Sabi sa katabi mo, huwag absent. Sabi sa katabi mo, connect. Right? Kasi po totoo lang dito, sabi mo nga, yung worship natin dito, ang tawag dito, batok-batok fellowship. Bakit? Ano nakikita mo ngayon? Batok, sinabi lang natin face-to-face, hindi naman eh. Batok-batok fellowship po ito. And we don't grow sa batok-batok. Sino to? Gusto mo yung kausap mo? Batok. Nag-grow ka ba sa batok? No? Di po. Kailan ka mag-grow? Pag face-to-face. Kailan nangyayaring face-to-face? Pag small group tayo, pag cell group lang natin. Right? Okay, I encourage po, kung wala pa po kayo sa cell, may mga cell leader po tayo, ask natin yung nag-invite po sa atin. No? For us to connect dun sa cell po natin. Okay? Lalaki sa lalaki po yan, babae sa babae. Kung nagsisimula po sa inyong bahay, okay lang po yan. Tawag po natin dyan ay open cell. No, tayo po ay sama-sama dyan, iba-iba po. No, pero eventually, mag-desire po tayo na mag-go tayo. Mga kabataan, may mga grupo po yung kabataang babae, may mga grupo yung kabataang lalaki. Let's connect. Why? Because that is the place where God will make us grow. Amen? Sabi sa tabi mo, we are better together. Let's have a word of prayer. Tayo po'y magtungo ng ulo, tayo po'y magpikit ng ating mata, tayo po'y manalangin. Habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, may ilan akong tanong na babanggitin ngayon. At just think about this. Questions to ponder. Kapatid, meron bang mga bagay na pumipigil sa'yo para maging bahagi ng isang cell group? At ngayon na nakita mo ito, nakita mo ba sa sarili mo na because you are not connected, nakita mo rin in your spiritual walk, merong kulang doon sa plano ng Diyos bakit kanya ginawa. Kung join ka na,
thank the Lord. Kung hindi, just be humble before the Lord. Habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, just come before the Lord kung nakita mo na ba yung iyong sarili na you become better spiritually kung ano ka dati. Because kung nahinto, maybe there's something that we need to do. And right now, just come before the Lord. At kung ikay joined na, gamitin mo yung oras nito, pasalamatan mo yung Panginoon. Let's have a word of prayer. Panginoon, sa oras na ito, kami po'y lumalapit sa inyo bilang isang simbahan. Lumalapit kami ngayon, Panginoon, patawarin niyo kami kung hindi namin nakita yung halaga ng small group. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung hindi namin nakita na ginagamit niyo po pala yung mga tao sa aming iglesia na maaaring hindi namin gusto, iba yung isip nila, iba yung galaw nila kaysa amin. Hindi namin nakita sila na magagamit nyo sila para kami ay lumago as a person. Patawarin nyo kami kung hindi namin napansin na yung spiritual na paglago po pala, kailangan po ng relationship. Kailangan po pala nagko-connect kami. Sorry Lord kung nakalimutan namin na kami ay dinisenyo nyo. Hindi lang makonekta sa inyo, kundi makonekta rin. Hindi lang makonekta, kundi magmahal sa inyo at magmahal sa ibang tao. Tulad ng aming pag-ibig sa inyo. Unconditional forgiving. Lord, patawarin nyo kami kung hindi namin nakita na ginagamit nyo po pala yung mga cell group, yung mga small group, o yung mga care group sa ibang churches para po, Lord, maging instrumento para kami ay palaguin as a person, as a believer, bilang isa niyong anak. At sa oras na ito, Panginoon, I pray na matagpuan niyo po, Panginoon, na yung na yung bawat kapatid bumubuo po ng GUCCL, maging lahat ng local churches. We pray, God, maghari yung pag-ibig ninyo sa amin. Yung great commandment, Lord, yung purpose namin to love God, to love people, ito po yung maghari sa amin. And I pray na unahin nyo po muna doon sa pamilya namin, biological, na Lord, hindi lang namin sila makasama dito sa mundo, kundi Lord, makasama namin sila hanggang langit. That's why we need to share your love sa kanila. And sa oras po nito, Panginoon, we thank you. And we know you are working, Lord, in our favor. Dahil alam po namin, gusto nyo pong maligtas ang lahat. Kaya po sa oras na ito, Panginoon, we thank you and we ask God na gamitin nyo po kami ang GUCCL, kabuuan po ng pamilyang ito para po maibahagi yung pag-ibig nyo, Panginoon. Lord, makita po sa amin yung halaga ng community. That we are better together. Salamat po, Panginoon. Tulad po ng Trinity, ng Ama, ang Anak, at Espiritu Santo, you Lord, you work together. There is power in connections. Makita po namin yan, Panginoon. Salamat po, Ama. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri, parangal pa sa salamat. In Jesus' name we pray, and all God's people say, Amen and Amen.